오. 오케이. 오. 아 비눅북 샤. Yes po. Binugbog po siya. Nito nga Joshua Rafael Davis o mas kilala sa rap. Raf. Sino yun si Raf? I think kilala po siya sa larangan po ng rap world. Nag-rap po. Okay, sige. Sir Robert, magandang umaga po. Good afternoon, Mr. Tulpo. Idol. Opo. Anak niyo po si Nina. Opo. Opo, ano pong nangyari? Na, nakita po namin yung video at saka picture. Ano pong nangyari doon sa anak niyo kay Miss Nina? Ganito po yung istorya noon. Kasi po, lately po, napapansin ko yung anak na para siyang nag-iiba. Hindi na siya masyado kumakain, tapos siya ay nangayayatas. Nakikita ko stress siya. So bilang ama po, nararapat na tanungin ko kung ano problema. Nadidiscern ko na may tinatago sa akin, silang magkakapatid. Okay. So dumating yung time na galit na ako at pinilit ko silang paaminin. At so happen nga na nalaman ko kasi yung wife ko na nagsabi, biglang sumano siya, nakisingit at sabi, para matapos na yan, pasitan nyo na yung rap na yan doon sa dada nyo. Nalaman ko po lahat na yung anak ko pala matagal na sinasaktan ng taong to. Matagal na minumulest siya. Matagal na po siyang pinapahirapan. Kaya ako sabi ko, kung dad, bilang ama, tinawagan ko kagad yung rap na yun. Talagang andun po yung galit ko. Okay. At pagtawag ko pa lang po, ako na kagad ang binanat at sinabi niya na, wala kang pakialam dito, away namin ni Nina to. Sabi ko, sandali rap, ako yung tatay. Ako yung ama, bilang ama, may karapatan ako magalit dahil babae yung sa akin. At sasabihan mo kagad ako ng ganyan. Hanggang sa dumating na yung point na nagsisigaw na, nagkamura na, tumahimik po ako. Si Davis, minura niya po kayo? Nandiyan po lahat po, opo. Okay. Umura, pinagbantaan. Nandiyan po sa conversation namin sa text. Kaya nga po, binabaan ko na siya ng phone dahil na-stress na po ako. Baka kung ano lang po magawa ko. Pinagpasa Diyos ko na lang. At dumating yung time na hindi niya ako tinigilan sa text. Nandiyan po yung convo. Sinend ko sa ano lahat po. May opo, screenshot po ako. Oh, grabe ito mga lingwahe niya. Opo. Opo, sinabihan pa ako na minulis ako din anak ko, na addict ako, gano'n lahat. Tinanggap ko, hindi ako nagsasalita, hindi ako nagre-reply kasi panlabang ko to. Sabi ko, si Sir Tulpo na lang talagang bahala dito. Kaya magandang bagay po, answered prayer nga na nakita ko sa ano na si nag-ano isang stop niyo sa akin, nag-alok nga ng ano. Marami po kasi nag-tag sa amin tungkol dito sa problema ng anak niyo. Ano to? Addict ba itong si ano, Raf Davis? Mahirap po magsalita pero so far sa mga background po makikita natin meron po siyang picture na may hawak siyang kush. Meron po siyang picture na hawak. Opo, nakita niyo po diyan, sinend ko rin. Okay. Kasi kaya po dito sa mga text niya, chat niya sa anak niyo, sobrang tindi yung papatayin kita, papagahasa kita. Dinamay niya rin po pati ibang anak ko, pati ibang babaeng anak ko na ipapagahasa, papatayin. Yung mga threat na yun po, kung ako yung talaga po hindi nagbago, may kalalagyan siya. Pero sabi ko, may Diyos at batas tayo, hindi natutulog. Pinabayaan ko, di bali ako sabihan duwag, pero hindi karuwagan niya yan. Dahil kesa po ako makulong. Tama po, I agree. Po. I agree with you. Yeah, it's not worth it. Hindi niyo po siya ka-level. Kaya ko sinabi hindi ka-level dahil itong taong ito, hindi ko alam kung anong klaseng description ibibigay ko sa kanya. Bukod sa pagiging barumbado, napakalaswa po nito, may isang picture hindi po namin pwede pakita sa inyo mga kapatid na yung butas ng puwet niya, pinictura niya para ipadala dito sa girlfriend niya. Ganun po kalaswa itong lalaking to. Hindi ko alam kung anong pwede kong tawagin dito. I think wala pang sapat na pananalita na pwede ko i-describe sa taong ito sa mga ebidensya na sa harap ko. Nasaan po ngayon itong si ano Joshua Davis, sir? Yun nga po, hindi ko alam. Hindi ko rin po pinagtatanong dahil basta po ang sa akin ay hintayin ko na lang batas na maganap sa kanya. Malamang po ito yung nagtatago or ano. Kasi nung time na nagtatalo kami, panaitawag pati yung tatay niya na tawag sa akin, ititrace kita, paghahandaan ka na. Ako na yung binantaan. Ako na yung, ano, dahil nagalit ako sa anak niya. Natural, magagalit ako sa ginawa niya. At hindi pa po yung Sir Tulpo. Yung bunso ko pong anak na lalaki na si Prince, 8 years old. Apo. Ni dapo ng kamay, hindi ko po dinadapuan yun. Ni Kurt,
pero binigyan ko, binato niya sa mukha ng relics. At hindi rin sinabi sa akin nitong mga bata, nung mga anak ko. Kaya may galit ako sa kanila, nagtatampo ko, bakit hindi niyo sinabi sa dada lahat yan? Ba't tinago niyo? Dahil kung magkalayo kami ng bahay eh. Nasa kondo sila, ako po nandun sa work ko, nakatira. Nakikita lang po kami pag may office kami. Kaya napapansin ko po, yung papasok sila, iba na yung oras. Tapos lately, nabasa ko rin po yung sinabi niya sa anak kong bunsong lalaki na napaka-sweet, napaka-batang yun. Hindi mo talaga madadapo. Pero binanatan niya ng ganun. Kaso siguro sir, itinatago sa inyo ng mga anak niyo, maging ng misis niyo, yung insidente, takot sila na baka meron kang magawa na hindi ka nais-nais. Opo, kasi po hindi naman po sa pagmamalaki, marami po akong pwedeng gawin, marami po akong pwedeng planuhin, pero hindi na po tayo ganun eh, kasi konti na lang natitira natin sa buhay natin, ba't kailangan natin ilagay yung bata sa kamay natin, may Diyos tayo, sabi niya ng Panginoon, revenge is mine, kaya pinatunay ko sa mga anak ko na hindi ako gagalaw, hayaan natin may taong tutulong gagamitin ng Diyos para sa atin, kaya salamat po at nandyan po kayo, at alam pong hindi niyo po palalagpasin tong taon to. Yes sir, yes sir. Miss Nina, magandang hapon sa iyo. Good afternoon po. I'm sorry about this bad news. Itong ginawa sa inyo ni Joshua Davis. Bakit niya nagawa to sa iyo? Anong reason, anong kadahilanan kung bakit niya nasasaktan kayo, nagawa niya saktan kayo? Maliliit na bagay lang po, katulad ng kapag sinasabihan ko siya ng mga simpleng bagay na wag magpatong ng mainit na kape sa laptop ko, or halimbawa na mahuhuli ko na siya, malapit ko na po siya mahuli sa cheating niya, binabaligtad niya po sa akin. Yun agad ang titrigger na siya ay magwawala, mag-orimentado. Opo. Madalas niya bang gawin to sa'yo? Opo, halos buwan-buwan din po. Buwan-buwan? So ibig sabihin maraming beses na? Opo. Yung unang insidente na ginawa niya sa ito, hindi ka nagpa-blatter? I know, hindi tinatawag niya sa tatay niyo. Siguro takot kayo na baka may magawa ng tatay niyo. Okay lang yun. Pero wala kayong pinagsumbungan na police o barangay, wala, pa-blatter? Wala po, dahil din po sa kahihiyan for myself and family din po niya. Dahil alam ko po na may pangalan siya. You are trying to protect his name. Eh paano ka naman? Yes. Paano naman yung ginawa niyang kabastusan at kawalangian sa iyo? Yes po, I didn't know that. Hindi rin po na-interest. Mas concerned ka sa pangalan niya, eh paano ka naman? Yes po. Matatandar pa ba yung unang insidente na ginawa niya sa iyo yon? Ayan yung mukha ni, mukhang Abu Sayyaf eh. Oh. Itong si Davis. Hindi ka totoo. At ang balita ko, marami rin babae na nag-ahabol dito. Hindi ko maintindihan, ba't hinahabol-habol to? Sorry, Ma'am Nina. Matatanda pa yung unang insidente na ginawa niya sa iyo to, Ma'am Nina? Yung pinaka-clear na natatandaan ko po ay yung April 3 po, 2020. Yung reason po nung pag-aaway namin noon, kasi may nakita po akong comment sa Facebook page niya na meron siyang babae na binigyan ng STD. Para po sa safety ko din, I asked him na kung pwede magpa-check up siya. Mm-hmm. Dahil dun po, nagalit po siya sa akin. And dun na po na kami nagkasagutan and nasaktan po niya ako. Nang dahil lang doon? Yung pinakaunang naaalala ko. Okay. At totoo naman talaga meron siyang STD at that time. So for your own sake, dapat talaga magpagamot siya. So nagalit siya nung sitahin niyo. Sa pagkakalaw mo ba, siya ba ay nagsasyabo? Gumagamit? Not that I know of po. So matapos yung unang insidente, pinalampas mo lang yon, pinabayaan mo, yes, at nasundan ulit? Yes po. At ano naman yung pangalawang insidente, kung matatandaan mo pa? Hindi na po eh, kasi sobrang daming beses po nangyari and it tends to delete na din po, parang nabidelete na din po sa utak ko yung mga trauma na naranasan okay. ko. Ito yung text niya ano, sa'yo, sabi niya, bakit ka nagsusumbong ka, PI ka? Takot ka na, matatakot ka talaga. Kahit sino lumabas sa inyong kapatid, ipapagahasa ako kaagad. Siya ito. Pinadalang ka nito. Hindi po ako magiging sure kasi random na Twitter account lang din po yung ginamit niya para ma-send sa akin. Kanina pa namin tinatawagan si Joshua Rafael Davis. Kung nakikinig ka, Mr. Davis, lumilitaw dito na matapang ka lang pala pag babae ang kaaway mo na hindi lumalaban sa'yo. Pero pag ito, na-expose ka na sa ganitong klaseng sitwasyon na kung saan malalaman na yung pagkatao mo, duwag ka pala. Duwag pala itong si Mr. Davis. Attorney Gary Tungol, magandang hapon na Access Party List. Yes, sir. Magandang hapon po. Okay, inireklamo itong duwag na si Joshua Rafael Davis. Marami siya mga pagbabanta sa chat niya dito sa ano, pagmumura sa kanyang girlfriend. Nagpapakita pa siya ng kababoyang kalasuan, pinapakita niya ang kanyang puwet, etc. And then, madalas niyang saktan itong kanyang girlfriend. Ano bang pwede natin maikaso sa lalaking to? Yung mabilisang kaso na pwede natin maisampa agad-agad. Okay, so yung pinakamabilis na kaso dito definitely is yung violence against women and children, first for psychological abuse.
and second for physical abuse. Dito po kasi nakita natin na may habit siya of terrorizing the woman through act nga na talagang hindi naman karapat-dapat. For example, yung unsolicited sending po ng mga malalaswang pictures, kasama po yun sa act of psychological abuse. And second, may mga pictures po ata na nagbugbog niya talaga itong babae. Yes. So, Miss Nina, nakapag-pamedical ka na ba? Meron ka mga medical certificate? No po. Ah, pero pwede pa natin mahabol yan. Okay ba sa'yo? Ipa-medical legal agad namin kayo? Yes po. Tay, Sir Robert, okay lang ba pa-medical natin agad yung anak nyo? Sige po. Importante po yan. Po. Kung pwede, bukas na bukas agad, sir. Sasamahan po namin kayo. Siyempre, kasama kayo. Tsaka si Miss Nina, magpa-medical legal tayo. Okay, Attorney Garrett, wala pong medical legal, pero pwede pa siguro mahabol to dahil meron pa rin mga pasa-pasa up to now, trauma, etc. Yes, sir. Maganda po yan lalo na kapag the injury is still fresh and hindi pa nakapag fully recover. Tama po yung suggestion niya na we should immediately get a medical legal. Yun, Sir Rafino. Second, ang i-advise ko kasi is we also file a case for yung Safe Spaces Act dahil dun sa pagsisend ng pictures. I think pinikturan niya po yung kanyang puwet. Yes, pinikturan niya yung butas ng kanyang puwet and then pinadala niya sa girlfriend niya at may caption ng mga malalaswa. Ayun, Sir Rafino. So aside from our violence against women and children, meron pa tayo. Prosecution under the Safe Spaces Act. It's RA 11313. Ano kasi yun, Sir Rafi, it's very explicit in prohibiting yung mga sending ng pictures na ayaw ng babae sa kanila. For example, yung mga pictures ng mga ganitong kalalaswang mga bagay, punishable pa rin siya by 2 to 4 years, Sir Rafi. So, dalawa ang kaso nito? Dalawa, Sir Rafi. One is under violence against women and children and the other is against dun sa law na Safe Spaces Act. Teka muna, meron siya mga pagbabanta rito, papatayin kita, ipapagahasa kita. Paano to? Kapag ganun, Sir Rafi, ma-identify natin na siya talaga yung gumagawa ng threat na yun, then definitely that's a case for grave threats. Depending na lang kung paano nga ginawa. If it's through verbal declaration, then it's ordinary grave threat. Kapag it's online declaration naman, then may, ano pa yan, tataas pa yung penalty niyan dahil papasok po siya sa ating cybercrime. Hello, Sir Robert. Bukas na bukas, Sir Robert, pupunta kami dyan sa inyong bahay. Sasamahan po namin kayo at saka si Miss Nina para magpa-medical legal. And then after sa medical legal, agad-agad po mag-file na tayo ng kaso. Para sa akin, hindi ko na po kailangan pa sigurong kausapin to para makipag-aregluhan kay Miss Nina. Dapat ito nabibigyan agad ng leksyon. Sigurado po ako, Sir Tur, po marami pong lulutang pa na in babaeng minolesta niya. Hindi marami. Na po, marami po. Kanina, Idol Rafi, kausap na po ni Odette. Yung mga nabiktima din po nito ni Raph Davis, hindi lang po isa, Idol, madami po sila. Kaya lang, ayaw lang po nilang magpa-ere. Pero payag sila off-air, tapos tutulong silang magsampa ng kaso. Yes po. Ayun. Silang magsampa po ng kaso. Okay, Attorney Garrett. Yes, Sir Raffy. May mga nakausap na kami, off-air, mga kababaihan na nabiktima rin ng pananakit at pambabastos, pambababoy nitong si Mr. Davis, na willing magsampa ng kaso, same case din daw, kaya lang off-air, ayaw nila ma-on-air. So, makakatulong siguro ito kung the more na the better kung marami magsampa ng kaso. So, anong maging sitwasyon ngayon kung marami magsasampa laban sa kanya? Yes, sir. Ganito po ang gagawin kasi natin. We will interview each one of them and we will identify kung ano yung, kung paano ba yung molestia na sinasabi nila. Kasi it would depend, no? If there is penetration, Sir Rafi, then it can result into the crime of rape. Either by sexual assault or by its original connotation ng rape, which is yung sexual intercourse without. Anong sabi yung mga biktima? Iba-ibang biktima? Iba-ibang scenario, iba-ibang biktima. Ano-ano mga, ano halimbawa mga ginagawa sa kanya? Meron din po doon na habang nakikipag-sex po siya, binibidyohan po niya, pinipicturean po niya. Tapos sabi daw po ng babae, burahin. Pero hindi po siya sure kung nabura na po yon. Okay. Tapos meron din po doon na OJT pa lang po sila. Sabi doon sa babae, padala mo ako ng nude photos mo. Ayaw po niya magbigay. Ang ginawa po nitong nirap, yung ari po niya yung pinadala sa babae. Nagsisend po siya ng photo niya. Kabastusan, kabagoyan. Talagang medyo may pagkamanyak sa lahat ng kwento, sir. Parang mahilig siya makipagyaya ng sex. Okay, Attorney Garrett, kamanyakan daw po ang ginagawa niya sa mga kababaihan, pambababoy. Yes, sir. Mukhang talagang meron tong psychological disorder yung ating respondent ngayon. I would suggest we interview everyone off-air. Tignan po natin kung ano yung specific crime na nalalaglag. But just to give our netizens an idea, marami po kasing pwedeng mangyari dito. First is pwede naman siya maging act of lasciviousness lamang.
yun yung pang-ihipo or yung pangbabastos na does not amount to sexual intercourse. One step up from act of lasciviousness is sexual assault. By sexual assault, wala pa naman yung penetration using the genitalia, but rather any penetration using yung mga fingers or any other object ng ating katawan sa sensitive parts ng other sex. Okay. Ito pang ginagawa niyang mga pambabastos sa different women. So, one count each ito? Yes, sir. One count each. Hindi lang per person, but per event per person pa. So, for example, dalawang beses niya inulit sa isang tao, dalawang counts po yun. So, posibleng kapag halimbawa pinag-ipon-ipon mo to at na-convict siya sa lahat ng kasong final laban sa kanya, he could end up spending lifetime in jail kung pag sumasamahin. Yes, sir. No, totoo po yan. Very hard po to actually kasi first pa lang, pagkatapos pa lang po ng preliminary investigation, let's say na may warrant na lumabas, he has to make bail for each and every one of his cases. And medyo mataas po kasi ang piyansa for crimes as heinous as rape. So feeling ko, sa piyansahan pa lang, mahihirapan na po siya regardless of how rich he says he is. No? So ibig sabihin, kung halimbawa 10 babae ang mag-file ng case laban sa kanya, so 10 beses siya magpapiyansa? Yes sir, correct po yan. Tapos kapag may isa lang po siya dyan na hindi mapiyansahan, edi habang nililitis po ang kanyang kaso, nasa kulungan na po siya. Ayun, okay. Very clear. Salamat, Tony Garrett, tungkol ng AXIS Party List. Ma'am Nina. Yes po. Okay, sasamahan kayo ni Papa nyo, si Sir Robert. Kakausapin kayo ni Tony Garrett tungkol ng AXIS Party List. Interviewing kayo. Siyempre, tatawagan din namin yung mga iba pang biktima tulad ninyo para tingnan, ma-assess kung paano maging approach natin sa pagsampa ng kaso dito sa kanya. At makukulong to, ginagarantiya namin sa iyo, makukulong to. Huwag ka lang makipag-areglo at huwag lang kayo makipag-areglo. Kailangan itong ganitong klaseng tao na may mga topak, may mga sira sa ulo. Kailangan talaga ito nasa kulungan. You agree? Yes, po. Okay. Sir Robert, gabayan niyo pong anak niyo kasi baka mamaya bulabulahan niya anak niyo, magmamakawa, iyak sa anak niyo, baka patatawarin ng anak niyo, sayang lang. Hindi po mangyayari. Sige po. Okay, make sure na wag kasi talagang babangkahan ko po to sir kahit saan tayo makarating all the way. I will make sure salamat na makukulong po ito. Kasi kung magpaparegulo tayo ganyan, baka marami pa po mga biktima tong taon to. Correct. Kasi po may problema to sa pag-iisip na palagay ko eh. May topak na ito eh, yung kanyang mga pagkikilos at para sa akin, nag-drug addict na siguro po ito. Sige po, Sir Robert, pupunta po kami dyan sa inyong bahay. Susundin po kayo ng reporter namin. Iharap po kay Attorney Gary Tungol ng AXIS and then after that, ipapamedico legal and then sampahan na po natin ang kaso. Okay, sir? Si Police Lieutenant Alex Alberto ng Station 10 QCPD Commander. Teniente Alberto, magandang hapon po, sir. Sir, magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo sa inyong tanggapan. Opo. Since nangyari po yung insidente, yung pinangyarihan ng insidente ay sa inyong pong teritoryo, matapos po namin makunan po ng medico legal itong si Miss Nina, pag nagsampa po kami ng kaso, lalapit po kami dyan sa inyo para sa tulong po ninyo, Teniente. Ayun, sir. Opo. O naman po, yan po ay trabaho namin bilang isang alagad ng batas. Opo. Narinig ko naman po yung usapan. Siguro yun na naging dahilan kaya hindi ka agad nakabalik. Magpa-medical legal muna po and then ma-interview po muna ng mga abogado itong mga biktima, lalo nito si Miss Nina, para magawan po ng proper assessment kung ano yung mga karapat-dapat na kaso pwede pang maisampa laban dito kay Mr. Davis. Salamat po, sir. Yes, sir. Opo, mabuhay po kayo. Salamat ulit, Sir Robert at Miss Nina. Salamat po sa inyong dalawa. Ito yung sinasabi ko noon pa, no, mga kababaihan. Sa oras na kayo po ay sinaktan ng inyong partner, asawa, live-in partner, boyfriend, huwag niyo pong palampasin yon. Agad-agad ipablatter nyo. Agad-agad magpa-medical legal kayo. Picturean nyo po yung ginawang pananakit sa inyo, yung bukol, black eye, and then keep that as an evidence. Mas makabubuti po talaga kung magpa-medical legal na kayo and then after that, ipablatter nyo po. Kung ayaw nyo pa po magdemanda, siguro dahil naawa kayo o mahal nyo siya at that time, mahal nyo pa rin siya, magpa-blatter man lang sa pulis o sa barangay. Kasi po, sa oras na pinayagan nyo ang isang lalaki na nanakit sa inyo, uulit-ulitin po yan. Wala yung sinaktan ka, hindi ko na ulitin, sorry. Hindi po. Malaking tsansa yung isang mapanakit na lalaki, uulit po yan. So, wag ho kayong pumayag. Tulad itong, kita mo, itong si Joshua Rafael Davis, ang dami niya palang biktima. Talagang dapat nakakulong to. So, ang panawagan ko sa iyo, Mr. Davis, umanda ka. Kami po ang magpapakulong sa iyo. Now, kung may problema ka sa amin, habulin mo kami. Puntahan mo ako dito, no problem. Makita mo ako sa kalye, it's up to you. Pero itong sinisiguro ko sa iyo, Mr. Davis, makukulong ka, ipakukulong ka namin. Pagbabayaran mo itong ginawa mo sa mga kababaihan. Okay? Malas mo lang at nagsumbong sa amin at nakarating sa amin. Makukulong ka.
panalangin ko lang wala sana makipag-areglo. Kasi the more na may mga nagreklamo sa kanya, ayon sinabi ni Atty. Garrett, mas mapatagal yung kanyang pagkakulong. Don't worry, Mr. Davis, kasi dito, itong pinakita mo yung butas ng puwet mo, pag nakita ito ni Peryong, totoo at saka ni ano, Dagol, eto, sorry. Hindi nga, eh, pinapakita na niya eh, parang gusto niyang pasukan eh. Padala nga natin ito kay Peryong. Hindi nga, padala ko ito kay Peryong. Hindi nga, hindi ko pwedeng pakita sa inyo. Ito po, pinakita, tumuwad siya tapos kitang-kita po yung butas. So ngayon ko nakatingin ito si Peryong sa si ano, Dagol, eh, bubuksan na lang yan ang bumada, tanchutik. Ginagawa na namin katatawanan ka, Mr. Davis, kaysa naman ma-high blood kami at takihin kami ng high blood sa sobrang init ng ulo na ginawa mo ito. Walang kapatawaran po ito, Mr. Davis, yung ginawa nyo sa inyong girlfriend sa may ibang pang kababaihan. Reclusion perpetua. Ah, reclusion puwet. Reclusion puwet puerta. Sabi ni Resilio. Dalawa yun. Ah, huwag mo nang pakita. Huwag mo nang kita. Hindi ko gusto makita. Marumi pa yung pinakita niya sa atin. Hindi nga, yung pinakita, para palagay ko gumagamit to. Yung pinicture niya po yung kanyang puwerta, yung puwet niya. Maraming putik eh. Oh no! Hindi nga, dito to. Hindi ko siyempre kapakita. Pag nakita niyo po ito, hindi na kayo makakain. Ako nga, palagay ko mamayang dinner, hindi na ako magdi-dinner. Bakit ka nyo? Eh yung puwet, ang daming putik doon sa paligid. Ay nako. Tama nga naman, sabi ni Giselle, yak kadiri. Nakakadiri po talaga. Pero this just shows yung state of mind nitong si Mr. Davis. Kasi kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip at kung ikaw hindi addict, hindi mo gagawin to. Dalawa lang to. It's either may problema ka sa pag-iisip or addict ka at nagawa mo to. Dahil kapag hindi ka addict, normal ka, a normal person will not do this. Never. So hindi siya normal. Walang respeto, idol. Ano? Wala siyang respeto sa mga kababayan at wala siyang respeto sa kanyang sarili. Na sobrahan sa ano, yo-yo. Anong sabi ng yun? Idol, parang ang balita namin, nag-champion siya sa isang competition. I think talentadong Pinoy. Nag-yo-yo tricks siya. Ah, okay. Sige. Yes,